18 ng Abril, Sabado, sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkabuhay ni Jesus sa unang araw ng Sanlinggo. Una siyang nagpakita kay Maria Magdalena na mula rito'y 7 demonyo ang pinalayas niya. Umalis siya at ibinalita ito sa mga kasama ni Jesus na nooy umiiyak at nagluluksa. Ngunit hindi sila naniwala sa kanya nang marinig nilang buhay si Jesus at napakita sa kanya. Pagkatapos nito, nagpakita naman si Jesus sa ibang anyo sa dalawa sa kanila habang papunta siya sa labas ng bayan. At pagbalik nila, ibinalita rin nila ito sa iba pa pero hindi rin sila naniwala sa kanila. Sa dakong huli, nang nasa hapag ang 11, nagpakita sa kanila si Jesus at pinagsabihan sila dahil sa kawalang paniwala nila at katigasan ng puso. Hindi nga nila pinaniniwalaan ang mga nakakita sa kanya matapos siyang buhayin. At sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Mapapansin sa ebanghelyo ayon kay Marcos ang tagubili ni Jesus na ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal o sangkalikasan. Sa ebanghelyo ayon kay Mateo, matutunghayan na ang dakilang layunin ng pagsusugo sa mga alagad ay upang gawing mga alagad ng Panginoon ang lahat ng mga bansa. Samantalang ang binibigyang diin naman ng mensahe sa ulat ni Marcos ay ang maipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Ang biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay laan hindi lamang sa sangkatauhan kundi sa buong sangkalikasan na bahagi ng mas malaking pamilya ng Diyos. Kasama ang sangnilikha sa kaluwalhatiang hatid ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Mabait ang Panginoon sa lahat at mahabagin sa kanyang mga likha. Tinubos ni Jesus ang buong sangkinapal sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. At inihatid ang kaligtasan at kaluwalhatian sa buong sangnilikha nang mabuhay siyang muli. Tayong mga tagasunod ng Panginoon ay mayroong tungkulin, mahalin at alagaan ang sangkalikasan habang hinihintay rin natin ang kanyang pagbabalik. Ngunit may pag-asa ito, pati ang sangkinapal ay ililigtas sa pagkaalipin sa mga puwersa ng kabulukan at makikibahagi sa laya at luwalhati ng mga anak ng Diyos. Hinahamon tayo na magbago para sa inang kalikasan. Pagsasagawa, sa paanong paraan mo natutupad ang pagpapahayag ng ebanghelyo sa sangkinapal? Ano-ano ang iyong ambag sa pagkasira ng kalikasan? Handa ka bang magbago?